depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Law of Attraction. Kung pamilyar ka doon, ako narinig mo na yun. Isa to sa mga bagay na nagbibigay confusion sa inyo. Kasi ang akala nila, kapag ginamit mo ang Law of Attraction to get your ex back, sobrang effective niya. Which in fact, nagkakaroon kayo ng problem sa mental health ninyo kapag ginagawa niyo yun. So I think you need to make a little balance using it. Anyways, ano ba ang connection ng Law of Attraction pagdating sa getting your ex back? Yung iba kasi sa inyo kakanood ng Law of Attraction, iniisip nila, ex nila eh. Babalik ex ko, babalik ex ko, babalik ex ko, babalik ex ko. Tapos hindi bumalik. Para kayong tanga magdamag maghapon, ini-imagine nyo na yung ex nyo babalik, ini-imagine nyo mag-chat-chat, di naman nag-chat-chat, di naman bumabalik. So, of course, you will ask me a crazy technique paano ibalik ang ex. Eh, nasa no contact rule ka nga eh. Ano ba ang kailangan mong gawin para mapachat ang ex mo? During this time, ninono contact rule mo yung ex mo, hindi mo talaga nire-reach out. Talaga nagtitipid ka. Nga lang ang tanong mo, paano ko ba mapapachat yung ex ko sa akin? Paano ko ba siya mapapareach out sa akin? So, ito advice ko sa inyo. Ha? Ganito gawin nyo. Huwag nyong problemahin kung kailan siya magchat-chat. Kasi magchat-chat din yan. Okay? Huwag nyong problemahin. Do not stress yourself about that. Come on. Mag-re-reach out din yan. All you need to do, sabi nga, law of attraction is all about belief. Diba? So, maniwala ka na ang ex mo, mag-re-reach out din siya sa'yo. Pero huwag mong isipin ng oras-oras, segundo, minuto, iniisip mo, oh, mag-reach out na ex ko, imemeditate mo. Oh, Diyos ko po. Talagang sasabog talaga yung pantog mo kakaisip sa ganyan at walang mangyayari, walang magiging resulta. Now, here's the thing. Just believe. That's part of the law of attraction, right? Belief is one of the main rules ng law of attraction. So, maniwala ka na mag-reach out ang ex mo. And for that reason, after your belief, just do your thing. Okay? Just be busy. Transformation. Yan yung mga problemahin mo. Kaun yan, baon ka na nga sa utang. Ex mo pa iniisip mo, di ba? Kamo, mag-isip ka ng tama. Wala ka nang kinikita na maayos. Ex mo pa rin iniisip mo. Mag-isip ka ng tama. Ilagay mo sa tamang lugar yung mga iniisip mo. Nasa pagkocontrol lang din kasi ng isip yan eh. Hindi mo naman may iwasan na maisip yung ex mo. Pero syempre, mas marami ang bagay na dapat isipin kaysa dyan. Kamusta na ba ang business mo? Kamusta na ba buhay mo? Kamusta na ba health mo? Kamusta na ba ang family mo? Kamusta na ba yung bahay nyo? Nabili mo na ba? Kamusta na ba yung binabayaran mong kotse? Natapos mo na ba? Kamusta na ba yung ganito? Kamusta na ba yung ganyan? Kamusta na ba yung ganun? Yun yung mga bagay na dapat pagtuunan mo ng pansin. Huwag mo masyadong isipin kung kailan magchat-chat. Basta maniwala ka, magchat-chat din yan. Ako magsasabi sa'yo, 1,000% magre-reach out ang ex mo basta't hindi mo pinroblema, basta't naniwala ka, oo, oh, magre-reach out din to. And then do the no-contact rule at magchat-chat din sa'yo yan. That's the crazy thing that you need to do right now. Hindi ka dapat gumawa ng kung ano-ano mang uri ng diskarte na chat-chat mo ng ganito, chat-chat mo ng ganyan para mag-reach out sa'yo. No, it doesn't help at all. Hindi ka matutulungan ng mga ganung bagay. So, ang law of attraction, kapag nilo-law of attraction mo yung ex mo, huwag mo siyang isipin magdamag. Isa lang ang kailangan mo, maniwala ka lang na mag-chat-chat, babalik siya. Tapos ang argumento. Wala ka nang dapat i-prove, wala ka nang dapat problemahin, huwag mo nang isip-isipin pa magdamag at maghahapon, maniwala ka lang, magre-reach out din yan, okay? Ako na nagsasabi sa'yo, maniwala ka lang, magre-reach out din yan, 100% sure ako dyan. Hindi yun magbabago. Yung certainty na sinabi ko, hindi yun magbabago. Anyways, ganun mo lang i-handle yung relationship, huwag mo nang masyadong problemahin pa. And after that, you will ask me, ano ba yung diskarte, ano ba yung galaw, just believe. After that belief, no contact. Okay, ganun lang. Huwag mo nang isipin. Huwag mo nang, ganito, ganyan, ganyan. Kailan ba magre-reach out to? Ilang buwan ko nang ginagawa, hindi pa rin nagre-reach out. Huwag mong isipin. Professional relationship coach expert ako. Okay, professional relationship coach expert. Ang dami kong sinabi, pero isa lang ang sinasabi ko. Napatunayan ko na yan sa dinami-dami ng kliyente ko sa tagal ng taon na nagtuturo ako dito. Proven and tested.
ang ex nagre-reach out kapag ginamit mo ang no contact rule in a proper way. Pero syempre, may times na hindi para sa'yo ang no contact rule. Yun yung problema. Baka naman kailangan pala mag-reach out ka. At malalaman mo ba yan? Ngayon, tignan mo yung mga videos ko dyan para malaman mo kung para sa'yo ba ang no contact rule o hindi. Kasi most of the time, para sa'yo talaga ang no contact rule. Pero may times na hindi para sa'yo yan. May mga times na kailangan mo din mag-reach out. Pero para malaman mo yan, give us a message sa page namin na una ang sasagot sa tanong mo na yan. So, mas maganda kung makapagkwentuhan tayo ng konti. Namimiss ko din makipagkwentuhan sa mga clients from time to time. And I love talking to my clients. So, mas maganda siguro magkwentuhan tayo doon at madedetermine ko kung kailangan mo no contact rule o hindi. Pero kung wala kang time gaano at tingin mong kailangan mo sa YouTube, hanapin mo dyan sa videos ko kung para sa'yo ba talaga no contact rule o hindi para sa'yo. Basta ang sinisigurado ko, pag naniwala ka, mag-reach out sa'yo ang ex mo. Thanks for watching.